Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. And our today's word in which we need to agree, believe, claim and declare as what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just read it or hear it from someone who is teaching to us or preaching to us. We have to agree it wholeheartedly, believe it wholeheartedly, claim it wholeheartedly and believe it wholeheartedly so that there will be manifestations in our lives. And let us read here in Matthew chapter 10:28. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Datapwat hindi nangakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo, yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan, sa impyerno. Let me repeat, brethren in Christ, at huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nangakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. And in Amplified Version, Matthew 10:28, and do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul, but rather be afraid of him who can destroy both soul and body in hell or Gehenna. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know na ang author po ng Gospel according to Matthew is no other than Apostle Matthew himself. Apostle Matthew known as Levi, and he was a tax collector by profession. At ito nga pong Gospel according to Matthew ay napapabilang po ito sa New Testament category na four Gospels, brethren in Christ. At ito nga po ay very utterance ng ating Panginoon dahil they talked about teachers, Pharisees, mga kapatid, Sadducees or scribes at na sila they love to be called teachers. At dito mga kapatid, commonly way back then ay ito po yung mga leaders or religious leaders na kinakatakutan excuse me ng mga tao or sabihin natin mga kapatid iginagalang at nirerespeto ng tao because sa Greek word pag sinabing afraid brethren in Christ ay hindi po yan katumbas ng afraid na tulad ng ating pong nararanasan kundi ang afraid sa Greek word kasi ay paggalang, pagbibigay, respeto or yung tinatawag nating pagsamba. Dahil if we will read the entire verses, brethren in Christ, ng Matthew 10:28, later sinabi ng Bible na ang mga ibon nga na ipinagbibili ng mura sa kanilang panahon noon, ay makikita po natin mga kapatid ay hindi pinapahintulot ng Lord na isa man sa kanila ay malaglag sa lupa because God valued them, brethren in Christ. Kumbaga, pinopoint out ng Lord na kayo ay lalong mahalaga sa akin. Kayo'y mahalaga sa akin. Kaya huwag niyong katakutan ang mga bagay-bagay because I am the one who can and able to do it, brethren in Christ. Remember that the Lord whom we are serving has the power, brethren in Christ, to save and to sabihin natin to punish dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. He is Almighty God. He is a sovereign God, brethren. And our today's message entitled, Do Not Be Afraid, Be Bold, Valued Believers. Yan po ang ating pagbubulayan ngayon mga kapatid.
na ang ina-address ng Panginoon na do not be afraid ay ito po yung mga followers, ito po yung mga disciples, ito po mga kapatid, ang kanyang mga listeners, ito po yung mga believers na sumusunod sa kanya. Dahil again, way back then, ang kanila pong iginagalang or para bang sabihin pinaglalaanan ng respeto ay yung mga scribes, Sadducees, and Pharisees. Ito po ay mga religious leaders na ang wika ng ating Panginoon, eh huwag nyo silang katakutan. Bakit po? Dahil wala silang kapangyarihan. Ang sabi nga lang ng talata, magbulid sa impyerno, kundi ang may kapangyarihan ay yung Panginoon na ating pong sinasamba, ang may kapangyarihan, karapatan, kapamahalaan na magbulid ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Pero ang ating pong pinopoint out, mga kapatid, in vice versa, kung ang Panginoon na ating sinasampalatayanan has the power na magbulid ng kaluluwa at katawan sa impyerno, ang atin din Panginoon na sinasamba ay may kapangyarihan naman magligtas, mga kapatid, at magprotekta ng ating kaluluwa, katawan, at espiritu na hindi po mapunta sa impyerno. That is salvation. Kaya, mga kapatid, do not be afraid. Yun ang sabi ng Panginoon, be bold. Siyempre, ang kabaligtaran ng hindi pagkatakot, pagiging matapang, do not be afraid, be bold. Valued believers, because we as Christians, we as believers, we as born again, we as children of God, are valued in the sight of God. And our today's promises, we are going to tackle 4 A's, brethren in Christ, in whom we don't need to be afraid for. Kasi alam nyo po, marami tayong mga bagay-bagay na kinakatakutan. Takot tayo sa mga bagay na nangyari. Takot tayo sa mga bagay na nangyayari. Takot tayo sa mga bagay na mangyayari pa lamang. So we have a lot of things na minsan kinakatakutan po natin. Alam nyo po, kapag kasama natin ang Diyos, wala po tayong dapat katakutan because we are in good hands. At alam nyo po, ang kamay ng Panginoon, ito po ay a helping hand, an honoring hand, brethren in Christ. At ito po, healing hands, and of course, brethren in Christ, ito po yung kamay na makikita po natin na laging nakaantabay, nakaalalay, at laging nakahawak sa atin. Remember, brethren, na hindi tayo ang may hawak sa Diyos, kundi ang Diyos ang may hawak sa atin. Kaya dumarating man ang punto na para bang natatakot tayo, mga kapatid, we don't need to be afraid. Why? Because God is holding us, brethren. Parang hindi nagkakalayon sa isang bata na biglang nag-brown out at ang bata ay natakot, pero nang tangnan siya o hawakan siya ng kanyang nanay o ng kanyang tatay, ay biglang nanahimik siya because alam niya na kapag hawak siya ng kanyang magulang, siya po ay nasa ligtas, nakalalagayan. Ganon din po tayo. Kung hawak po tayo ng Diyos ng kanyang kanang kamay, wala po tayong dapat ikatakot because we are safe in His hand, we are safe in His hand, and we are secured in His hand, brethren in Christ. First point, do not be afraid in any time. Wala po tayong dapat katakutan, mga kapatid, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat po ng season, brethren in Christ. Ano man ang season sa buhay po natin, we don't have to be afraid because we are in God's hands, brethren in Christ. Kasi minsan, para bang takot tayo, how do we know kung tayo ay natatakot na? Because marami na po tayong tanong kapag lumalabas na po sa ating bibig, paano na kaya, ano na kaya
ang mangyayari, yung mga ganong tanong, mga kapatid, iyan po ay sabihin natin sinyales na tayo ay parang natatakot. Dahil kapag tayo ay hindi takot, we will not question anything, brethren in Christ. Bakit po? Dahil alam natin na ang Diyos ang bahala sa ating buhay at ang Diyos ang bahala sa ating bukas. At remember that the God whom we are serving is a sovereign God. Magagawa niya ang lahat ng gusto niyang gawin, mga kapatid. Kaya wala tayong dapat ikatakot because sabi nga po ng mga kapatid Hebreo, He is the same yesterday, today, and forever. Kung ang Diyos ay naging mabuti nung nakaraan, naging mabuti ngayon, magiging mabuti rin siya bukas. He is the same yesterday, today, and forever. So, wala tayong dapat katakutan because He is the very present at all times. Ang sabi nga po ng Proverbs, a friend loveth at all times. And remember na ang sinasabi po doon, mga kapatid, sa Proverbs na a friend loveth at all times, ang Diyos lang ang makakagawa because we are the friends of God. Kaya He loves us in all times, brethren in Christ, and He is the same in all time, brethren in Christ. Kaya we don't need to be afraid in any time. Second point, do not be afraid to anyone. Alam niyo po mga kapatid, minsan ang kinakatakutan po natin ay yung mga source ng trials, testings, tribulations, troubles, temptations. Alam naman po natin na lahat ng mga hindi magaganda, lahat ng hindi mabubuti, lahat ng mga bagay na negatibo ay hindi galing sa Diyos. Kaya yung sakit, hindi yan galing sa Diyos. Ang problema, hindi yan galing sa Diyos. At alam natin lahat na iyan ay galing kay Satanas. Galing sa kaaway natin, mga kapatid. Pero gayunpaman, saan man galing yan, wala po tayong dapat katakutan kasi minsan tayo ang takot sa kaaway. Hindi ang kaaway ang takot sa atin. Remember, brethren, if we really understand the scriptures, wala na po kapangyarihan si Satanas at ang mga demonyo dahil dinisarm na po sila ng Panginoon ayon kay Apostle Paul sa kanyang epistle at letter sa mga taga-Colossus, brethren in Christ, dinisarm, wala na siyang kapangyarihan. Kaya saan ibinigay ang kapamalaan, karapatan, kapangyarihan sa atin na mga anak ng Diyos? Kasi ang sabi ng John 1:12, ang sino mang sumampalataya o tumanggap sa ating Panginoon ay binigyan niya ng karapatan tawagin na mga anak ng Diyos. Tayo po, at ang binabanggit din po sa Matthew 28, brethren in Christ, ay ibinigay ang lahat ng kapamalaan sa atin. So tayo ang may kapangyarihan, hindi tayo dapat ang natatakot kay Satanas o hindi tayo natatakot sa Diablo o hindi tayo natatakot dapat sa mga demonyo, sila dapat ang matakot sa atin. Kaya wala tayong dapat ikatakot sa mga demonyo, wala tayong dapat ikatakot sa mga masasamang espiritu, wala tayong dapat ikatakot kay sa Diablo at kay Satanas na source ng testing, trials, troubles, temptations, tribulations, anything that are negative, mga kapatid. Why? Because we are in God's side. And third point, do not be afraid with anybody. Referring sa mga tao, wala po tayong dapat katakutan sa tao. Kaya nga, kung ang Diyos ang kakampi natin, sino pa ang laban sa atin? At ang sabi nga po ng Hebrews 13, brethren in Christ, sino ang tao para katakutan natin, mga kapatid? Ang Diyos, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Kaya mga kapatid, wala po tayong dapat ikatakot kasi maraming mga tao takot. Takot sa lahat ng bagay, hindi lang bagay, takot pa sa mga taong kanilang kinakatakutan. Tayo mga kapatid, we need to be bold enough. Sino man ang tao na against sa atin, laban sa atin, hindi panig sa atin, don't be afraid. Why? Because God is on our side.
Kaya mga kapatid, kasi tulad ng sinabi ko nga po kanina, ang mga followers ni Jesus way back then ay halos takot sila doon sa mga Pharisees, Sadducees, scribes. Pero ang sabi ng Lord, huwag niyong katakutan, they don't have any power to destroy you in hell. Kundi ang katakutan niyo, hindi lang dinirek ng Panginoon ako, because I have the power to destroy the body and soul in hell. Kaya nga sinabi ko vice versa, if the Lord Jesus Christ has the power to destroy body and soul in hell, He has also the power to save soul and body in hell. Kaya mga kapatid, ang Panginoon ang dapat natin pagpitagan ng paggalang, pagsamba, mga kapatid. Kaya wala tayong dapat katakutan na sino man sa ating buhay. And then fourth point, last point, do not be afraid about anything. Ito na po ang mga bagay na halos oras-oras, araw-araw, kinakatakutan natin. Ano kaya yung ating kakanin? Ano yung ating daramtin? Ano yung ating... Yan po ang concern ng common na tao, mga kapatid, sa mundong ito. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Do not be afraid. You are great. You have a great value in the sight of God. Kasi di ba, sabi nga ng Panginoon, ang mga bulaklak nga binibihisan ng Diyos araw-araw. Ang mga ibon nga hindi naghahasik, hindi sila nag-iipon, pero hindi sila pinababayaan ng inyong Ama sa kalangitan. How much more? Yung salitang how much more? Higit kayong mahalaga kaysa kanila. Kaya mga kapatid, wala tayong dapat ikatakot, kasi ang sabi ng Bible, bahala ang bukas sa atin. And who is our tomorrow? Our tomorrow is the Lord Jesus Christ. And let him do, brethren in Christ, ng mga pagpapala sa atin. Kaya di ba nga, naririnig nyo sa ating devotion na ang Diyos sa bawat umaga ay laging may laang mayamang biyaya at laging may laang mayamang pagpapala sa atin. Everyday po yan. Dahil alam ng Diyos na kailangan, di ba, sinabi ng Panginoon, alam ng inyong Ama na kailangan nyo ang mga bagay na ito. Kaya lang, ang sabi niya sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yung at hanapin natin ang kanyang karet, ang kanyang katuwiran. Ano is the righteousness of God? The Lord Jesus Christ and all these things. Itong kakailanganin ng tao, gagastusin ng tao, ang ikabubuhay ng tao, alam niya na po. And He will be added unto us. Alam po yan ng Ama na kailangan natin. Kaya wala tayong dapat ikatakot, because He is our good provider. He is our good Father, brethren in Christ. To sum up of our today's message, which entitled, Do Not Be Afraid, Be Bold, Valued Believers. And our today's promises, we tackled 4 A's, brethren in Christ. First point, do not be afraid in any time. Second point, do not be afraid to anyone. Third point, do not be afraid with anybody. And of course, fourth point, do not be afraid about anything. And these are the 4 A's, anytime, anyone, anybody, anything. Ano man mga kapatid, sabi nga, mga bagay sa kalangitan, mga bagay sa kalupaan, wala po tayong dapat ikatakot. Mga kapatid, we are in God's hands and we are in good hands, brethren. And our today's grace, ang biyaya ang dapat pag-alayan ng paggalang, pagrespeto at pagsamba, sapagkat Siya ang mayroong kapamahalaan, karapatan at kapangyarihan na magligtas ng kaluluwa. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, ang biyaya ang dapat pag-alayan ng paggalang, pagrespeto at pagsamba, sapagkat Siya ang mayroong kapamahalaan, karapatan at kapangyarihan na magligtas ng kaluluwa. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pinagbulayan ngayon. Let us pray. Heavenly Father, we just thank You sa iyong kabutihan, katapatan, kadakilaan sa aming mga buhay. We thank You for Your protection, because You've covered us with Your precious blood. At sa tuwing kami ay gigising, taglay namin ang biyaya ng kalakasan, biyaya ng kalusugan na galing sa inyo malayo sa mga sakit at karamdaman.
malayo sa mga disgrasya at kapahamakan, malayo, Panginoon, sa mga mabibigat na pagsubok at problema at malayo sa mga gawa at lalang ng kaaway. Thank you sa inyong provision sa araw-araw dahil hindi po ninyo kami pinagkukulang. Your grace is sufficient for us. Dahil alam po namin, God, na sa bawat umaga ay may panibagong lang biyaya kayo, panibagong lang pagpapala kayo sa amin na iyong mga anak. Kaya, Lord, every day is our receiving day, and today we are expecting that we will receive all the blessings that you have prepared for us today. Thank you because you blessed us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, and you blessed us, Lord, in all aspects of our lives. Thank you for making us vessel and channel of blessings to everyone, because the reason why you blessed us, because you wanted us to be a blessings to everyone. Salamat dahil sa araw na ito, minsan pa kami magiging pagpapala sa aming pamilya, sa aming iglesia, sa aming komunidad, at sa lahat ng taong aming makakasalamuha. Maging pagpapala kami, Panginoon, sa kumpanyang aming pinagtratrabahuan. Kami naman po ay magiging pagpapala sa negosyo na aming pong pinangangasiwaan. Salamat din po, Panginoon, sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na nanonood ngayon, whatever their need is, Lord, nangako po kayo na anuman ang aming hingin sa iyong pangalan ay inyo pong ipagkakalob. Kaya kung may nanonood ngayon na nangangailangan ng kaligtasan, Lord, grant them salvation. Kung may nanonood ngayon na nangangailangan ng kagalingan, grant them healing. Kung may nanonood ngayon na nangangailangan ng kalakasan, grant them strength. Kung may nanonood ngayon na nangangailangan, Lord, ng katugunan, grant them your provision. And whatever their need is, Lord, grant everything they need. Wala po kaming hiningi na hindi po ninyo ibibigay sa amin. Because, Lord, all of yours ay amin, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, katapatan, at kadakilaan sa mga buhay. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.